LGUs now could use the calamity fund na naka-allocate sa kanilang budget. Ito ang abiso ng lokal na pamahalaan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya. Sinimulan na rin ang pamamahagi ng ayuda, 5,000 piso sa mga partially damaged ang bahay, habang 10,000 piso naman doon sa mga totally damaged. Aabot na sa halos 7,000 ang bilang ng mga naitatalang nasirang bahay sa buong Abra dahil sa lindol. Nasa 6 na po dyan ang totally damaged o hindi na mapakinabangan, gaya na lamang ng 3-story house na ito na tumagilid matapos bumigay yung pundasyon, kaya kinakailangan ng gibain. Ang 3 palapag na bahay ni Elisa naging 2 palapag na lamang. Nadurog kasi ang mga poste nitong tumutukod sa nabuwal na gusali. Nakadamay pa ito ng 3 motorsiklo, isang tricycle at isang van. Yung sinasabi nila na material na yan, pero masakit. Pawis at sa kadugo namin pinaghirapan yan, pero isang iglap, biglang nawala. Pero maya't maya pa rin ang aftershocks, kaya marami rin gusto muna sa evacuation center. Pero aminado rin ng mga otoridad na marami rin habol lamang ang ayuda. Yung hot meals kasi for the evacuees. Oo, pero syempre yung mga iba gusto lang nilang may ayuda. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bangued kahapon, isa sa pinatitiyak niyang maibabalik ay ang supply ng malinis na tubig. We cannot depend only on water bottles. After a while, and then makikita ninyo daming plastic bigla sa barangay ninyo. Maglilinis kayo ng gusto. Tiyempo namang may dala ng 10 water purifiers ang DILG pagdating sa Abra. Pinakukuha na rin yung mga solar-powered water purifiers na ginamit noong Bagyong Yolanda at Odette sa Visayas. Sa taya ng DSWD, humigit kumulang 5,000 pamilya o higit 20,000 individual ang kailangang ayudahan. Bagay na napaganda na ron ng gabinete, pag-upong pag-upo pa lamang ni PBBM sa pwesto. As you say, tataas pa yung number niyan eh. Yes, habang sir. Na makatanggap na tayo ng report, lalo na yung mga malalayo. So I think we are prepared for that kind of number. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.